Hello everyone! Welcome back to our channel. Andito na naman ang inyong one and only Mama Mia. At syempre, maghahasik na naman ako ng lagim. Charot! Lagim para sa ating story for today's video. And syempre, nako! Wala kayong nakikitang mukha, ano? Walang video. It's because medyo affected ang inyong Mama Mia sa sender na ito, sa story na ito. So, baka hindi ko mapigilan ang aking mga facial expressions, ganun. Pero kung ano ang istorya, nako, atin po yung pupuntahan o atin po yung i-share sa inyo maya-maya lamang. Pero syempre, nice ko muna mag-day and hi sa inyong lahat, lalo na sa ating mga solid supporters and solid subscribers na araw-araw pa rin nakikinig sa atin. Araw-araw pa rin tayong binabalik-balikan at tinitignan kung meron tayong bagong upload. Maraming salamat po sa inyong suporta. Hi kay Kissy Lou Benimerito, tama po ba? Or Kissy Lou Benimerito, yun talaga eh, pagkabasa ko. Hi naman kay Ronnie Guillermo, maraming salamat. Abigail Tinorio, LV Lapot, Jeanette Mariano, Mary Criscaro, maraming salamat. Jenny Aguilar, hello sa'yo. Des Limbo, maraming salamat. Ka Clarinel Miguel, Elsica Lopez, Maricel Mina, May Ann Alvarez, thank you so much sa pakikinig mo. Hi din kay Yen Torrigidor, maraming salamat sa pakikinig. Jennifer Lingasa, Josephina, Zane Marie Serna, Mitzi Maglenti, maraming salamat sa iyong pakikinig. LG Kerubin, Christy Dimitrial, maraming thank you. Lenny Rosario, Evangeline Bautista, Aksa Heliana, Cassie Santos, Joanne, thank you so much from Shamia, Kuwait City. Maraming salamat, Marlon Valencia. Hello rin kay Marichit Serviano. Maraming salamat sa inyo at sa lahat po ng nakikinig sa atin. Huwag na nating patagalin dahil alam kong excited na kayo sa ating kwento sa araw na ito. And kung bakit affected ang inyong Mama Mia, malalaman nyo yan sa pagtatapos ng kwentong ito. Charot lang. Huwag nating patagalin, eto na ang ating Dear Mama Mia. Makapangyarihan daw ang pag-ibig. Marami tayong mga nadadapa, nakakagawa ng masama, at nakakaya ang mga bagay na akala natin ay imposible nang dahil sa labis-labis na pagmamahal. Ngunit ano nga ba ang tunay na kahulugan ng salitang pag-ibig? Dear Mama Mia, hello po sa inyong lahat. Itago niyo na lamang ako sa pangalang Vince. I'm in my 30s na and busy ako sa buhay at sa trabaho. Hindi ako yung tipo ng lalaking susulat ng mga ganitong klaseng kwento sa inyo, pero gusto ko pong i-share ang story ko, hindi dahil gusto kong pamarisan ako ng iba, kundi dahil gusto kong pagkuhanan nila ng leksyon at inspirasyon ang aking mga pagkakamaling nagawa. Lumaki ako na wala ng mga magulang. Ang tiyahin ko na lamang ang nagpalaki sa akin. Namatay daw ang mama ko sa panganganak sa akin while yung papa ko naman ay hindi na nila nakilala. Wala rin silang kaalam-alam kung nasaan daw ito, Mama Mia. Maraming anak ang tiyahin ko. Siya ang nagpalaki sa akin pero hanggang second year high school lang ang inabot ko dahil hindi na talaga kinakaya ang mga gastusin. Nahihiya naman akong makiusap sa kanila na patapusin ako kahit hanggang high school dahil nung mga panahon na yon ay nagsimula na ring mag-aral ang mga pinsan ko na mga anak ng tiyahin ko. At that time ay 14 years old pa lamang ako pero full-time assistant na ako ng tiyuhin ko sa kanyang vulcanizing shop. Marumi, magrasa, maalikabok, goma. Yan ang lagi kong hinaharap sa araw-araw. Wala akong oras noon sa pagkakaroon ng crush-crush o kung ano paman. 17 years old ako, Mama Mia, noong makilala ko ang isang taong babago sa buhay ko. Isang umaga,
ay may isang magarang sasakyan na dumating sa vulcanizing shop dahil flat daw ang gulong nito. Magara ang sasakyan na yun at talaga namang makintab na makintab pa ang pintura. Kaya hindi ko aakalain na mapa-flat agad yun. May isang bumaba na isang medyo matandang lalaki. Tinawag ako ng tiyuhin ko para ako raw ang ipa-assist sa kanila. Habang tinatanggal ko yung gulong, Mama Mia, ay bigla na lang bumaba yung bintana sa may likuran ng kotse. Tapos lumusot noon ang ulo ng isang babae. Siguro kaedad ko siya or bata pa siya sa akin ng konti. Matagal pa ba yan? Nung marinig ko ang boses niya at matignan ko siya ay ang lakas talaga ng kabog ng dibdib ko. Para akong uminom ng isang litrong kape nung araw na yun dahil nagpapalpitate ako, Mama Mia. Parang first time ko atang makakita ng ganun kagandang babae. Parang isang anghel na bumaba galing sa langit. Itim na itim ang kanyang shiny na buhok. Ang puti-puti ng kanyang complexion at yung mukha niya, napakaliit tapos nakabangs pa siya. Matagal pa ba yan, kuya? Ako pala ang kausap niya, Mama Mia. Malapit na po, ma'am. Kailangan ko lang palitan tong gulong. Paputol-putol ang sagot ko sa kanya noon dahil hindi ko alam kung bakit nanginginig pati ang mga kamay ko. Ewan ko kung bakit ako kinabahan ng ganun katindi nung araw na yon. Nung nilingon ko siya ulit ay nakalabas na pala siya sa sasakyan. Tapos lumapit siya dun sa matandang lalaki kanina. Manong, mal-late na ako. Exam ko pa naman ngayon. Mama Mia, lagi na lang po akong pasulyap-sulyap dun sa babae. Iho, pwede namang pakibilisan. Kailangan na naming magmadali eh. Utos sa akin nung matanda. Nung malapit nang matapos ay bumalik na yung babae sa loob ng sasakyan. At nung umalis na sila ay tsaka pa kumalma ang puso ko. Out of curiosity, Mama Mia, nung hapon na yon ay nagpasama ako sa isa kong kaibigan at nagpunta kami dun sa labas ng eskwelahan kung saan na-recognize ko ang uniforming suot nung babae kaninang umaga. Nagbabike lang kami nung mga panahon na yon at medyo malayo kami ng konti dun sa paaralan. Nagbabakasakali ako na baka makita ko siya ulit. Grabe talaga ang pag-aantay namin dun sa labas, Mama Mia. Tinandaan ko pa talagang mabuti ang plate number ng sasakyan nila. Nakatayo lamang ako noon sa may poste na nasa harap ng mismong eskwelahan. Sakto namang dumating yung sasakyan at nag-parking. Ilang saglit pa ay lumabas yung babae sa school, Mama Mia. Agad-agad kong siniko ang kaibigan ko na nasa tagiliran ko lamang. Yan ba yun? Ako, para namang anak ng Diyos yan. Compliment ng kaibigan ko. Halos lumuwa na ang mga mata niya sa kakatitig dun sa babae dahil sobrang ganda talaga nito. Wala kang pag-asa dyan, Vince. Uwi na lang tayo. Mama Mia, alam ng Diyos na hindi talaga ako umasa pero ang gusto ko lamang ay makita siya bilang admiration. Lumipas ang 2 linggo na halos hapon or every hapon, Mama Mia, ay talagang inaabangan ko siya sa labas ng gate. Hanggang sa marinig ko ang isa niyang kaibigan na tinawag siya sa pangalang Kim. Grabe, ang ganda ng pangalan niya. Parang pang-artista. Humanap ako ng timing para magpakilala sa kanya. Nung mga panahon na yun, Mama Mia, sinabi ko kakapalan ko na ang mukha ko. At least walang pagsisisi dahil ginawa ko naman ang makakaya ko para lang makilala ko siya. Tapos ewan ko ba, siguro itinadhaan na talaga na nung hapon din na yun ay sakto namang na-flat ulit ang gulong ng kanilang sasakyan. Dali-dali akong lumapit nung makita kong bumaba ang driver nila. Flat, boss? Tanong ko. Medyo kinabahan ako noon, baka pagdudahan ako na nang istok ako o baka
isa kong stalker, Mama Mia. Buti na lang talaga at nakaligo ako noon, tapos sakto namang malinis ang damit ko. Agad namang tinignan ako ng driver. Wala pala siyang reserbang gulong. Mama Mia, nung tinitigan niya ako ay parang naalala niya na ako yung tumulong sa kanila dun sa vulcanizing shop. Tatanggalin na lang natin to, boss, tapos bibitbitin ko dun sa tsuhin ko para ayusin. Ide-deliver ko rin pagkatapos. Buti na lang at nagtiwala naman siya sa akin. Nagpalusot na lang ako na merong inuutos sa akin ang tsuhin ko kaya ako umabot dun sa paaralan. Pagbalik ko ay maayos na ang gulong, Mama Mia, at yun ang first time na pinansin ako ni Kim. Before sila lumakad at pinaandar ang sasakyan palayo ay binigyan ako ng 100 pesos nung driver. Bye, salamat kuya ha, sabi ni Kim na malugod na nakangiti sa akin. Ang sakit naman ang tagiliran kung tinawag niya akong kuya pero ang totoo ay masayang masaya na ako noon. Mabait naman pala si Kim. Third year high school siya nung mga panahon na yun, Mama Mia. Kapag nakikita ko siya sa labas ng school nila, ay agad-agad na niya akong pinapansin simula sa araw na yun. Siyempre, ang hindi niya alam, kaya ako nandun ay nagpapapansin naman talaga ako sa kanya. Yun talaga ang rason, Mama Mia. Hindi naman talaga totoong may iniutos sa akin ang tsuhin ko pero yun ang lagi kong sinasabi dahil baka stalker na masyado ang datingan ko. Sabi ko, Suki namin yung pinupuntahan ko doon. May isang araw na nagsasnack sila sa may tindahan nung ako ay dumaan doon, Mama Mia. Hapon na at alam kong tapos na ang klase nila. Kuya Vince, alika, kain tayo. Napaka-accommodating niya at napakaganda pa. Nakaka-in-love lalo. Tumigil ako at nagpasalamat. Salamat, ma'am. Ano bang ma'am? Kim na lang ang itawag mo sa akin. Tumawa siya, Mama Mia. Kim, pogi ang kakilala mo ah. Narinig kong sabi ng isa niyang kaibigan. Tinignan ko yung kaibigan niya nagsabi at maganda naman talaga ito pero di hamak na mas maganda talaga si Kim para sa akin. Nag-aaral ka rin kuya? Tanong niya. Ngayong opening, mag-aaral ako dyan sa National High School. Panggabi ba? Nahihiya ako nung mga panahon, Mama Mia, pero alam ko na kailangan kong maging honest. Nakakahiyaman na kahit mas bata sila sa akin ay mas mataas na ang antas ng kanilang pinag-aralan. Si Kim, Mama Mia, ang naging inspirasyon ko kung bakit ako nagpa-enroll sa isang night school. Na-inspire kasi akong mag-aral dahil sa kanya. Nakita akong lumapad ang ngiti sa mga labi ni Kim sa balitang sinabi ko. Gusto ko sanang dugtungan na siya ang dahilan nun. February 14, Mama Mia. Binawasan ko ang naipon kong pera dahil bumili ako ng isang card at isang rose para kay Kim. Hapon na noon, mga mag-aalas dos na nung nasa labas na ako at inaantay siya. Pagkakita kong lumalabas na siya, Mama Mia, ay nakita kong ang dami-dami niyang bit-bit na mga regalo. Yung flowers niya, mga bouquet of flowers talaga. Hindi naman ako na-inform na ganun pala kadami ang admirers ni Kim. Kung ibibigay ko sa kanya yung dala kong isang rose, alam kong malalanta lang ito kapag itatabi sa mga binibit-bit niya ngayon. Kaya nakapag-desisyon akong wag na lang ibigay sa kanya yon. Pauwi na ako nun, Mama Mia, at naglalakad nung biglang tumigil ang sasakyan ni na Kim sa may gilid ko. Tapos sinipulan niya ako. Kaya wala akong nagawa kundi ang lumingon sa kanya kahit nahihiya ako. Para kanino yung dala mo, kuya? Ibibigay mo ba kay Bea? Bea pala ang pangalan nung kaibigan ni Kim na nagsabing gwapo ako nung isang araw. Mama Mia,
Sabi ko, hindi. Pero sabi ni Kim, nandun pa raw sa loob si Bea. Gusto mo bang balikan ko para tawagin ko? Wag na Kim, hindi to para sa kanya, para sa iyo to. Lumaki ang mga mata ni Kim pero nakangiti siya. Sigurado ka ba? Baka napilitan ka lang ha? Sabi niya habang mahinhin na tumatawa. Hindi, para sa iyo talaga to. Sorry ah, ito lang nakayanan ko. Iniabot ko sa kanya ang card at ang bulaklak na bitbit ko. Sige, una na ako, Kim. May utos pa sa akin ang tiyuhin ko eh. Hindi ko na inantay pa na sumagot siya Mama Mia. Agad ko na ang pinatakbo ang bike ko nung mga panahon na yon. Akala ko yun na ang sign na may pag-asa ako. Pero the next day, nagulat na lamang ako nung may kasama siyang lalaki sa labas ng paaralan. First time kong nakita na lalaki ang kasama ni Kim dahil usually mga babae naman ang lagi niyang kasama. Magkaakbay pa talaga silang dalawa. Guwapo, maputi, chinito at halatang halata sa itsura na may kaya din ang pamilya ng lalaking ito. Naalala ko ang card na binigay ko kay Kim kahapon. Napakalaki pa ng isinulat ko doong I like you. Baka nagalit si Kim, baka hindi niya nagustuhan yun. O baka may boyfriend talaga siya. Ayaw niya sigurong lapit-lapitan ko siya at sabihan ng mga ganong bagay, kaya ibinalandra na niya sa aking pagmumukha ang kanyang boyfriend. Kaya Mama Mia, hindi ko na siya pinupuntahan doon sa paaralan nila. Naisip kong ibigay ko na ang kalayaan ni Kim kung may boyfriend talaga siya. Hanggang sa mabilis na lumipas ang 4 na linggo, March na noon at hindi ko na talaga natiis. Bumili ako ng isang pink na panyo tapos pinabordahan ko sa aming kapitbahay ng pangalan ni Kim. Ibibigay ko yon dahil alam kong birthday yon ni Kim, Mama Mia. Tapos, malapit na rin ang closing ng klase. Pumunta ako sa school at nagantay ako sa labas. Doon ako sa pwesto ko, Mama Mia, nung nagulat ako dahil bigla na lang may tumawag sa akin mula sa likuran. Si Kim pala. Anong ginagawa mo dito? Tanong niya. Si Bea ba, Kim, lumabas na? Ewan ko kung bakit bigla ko na lang nasabi ang mga bagay na yon. Na-mention ko tuloy ang pangalan ni Bea. Nagulat ako dahil medyo may nakita akong galit na rumihestro sa mukha ni Kim. Ang lakas din ng apog mo, no? May pasabi-sabi ka pa dun sa card na like mo ko tapos ngayon si Bea palang hinahanap mo. Ano ba tingin mo sa akin, laruan? Mama Mia, mas lalo tuloy kumunot ang noo niya na ikinacute pa niya. Ako naman ay ngumiti dahil nabasa pala niya ang card ko. All this time, si Bea pala ang lagi mong inaantay dito? Mas lalo akong nagulat dahil alam pala niya na lagi akong nag-aantay dun sa labas. Speechless ako nung mga panahon na yun, Mama Mia. Naisip kong may pagkatigre din pala tong babaeng gusto ko. Pa-walk out na sana siya noon nung nakarecover ako at bigla ko siyang hinila. Humingi ako ng sorry sa kanya. Sinabi ko sa kanya ang totoong rason kung bakit lagi akong nandoon kada hapon sa labas ng kanilang school dahil siya ang gusto ko. Hindi ko na maalala kung ano talaga ang mga sinasabi ko noon, basta ang alam ko, Mama Mia, inilabas ko na sa bibig ko ang laman ng dibdib ko. Sinabi ko na sa kanya na nung una ko pa lang siyang nakita dun sa vulcanizing shop ng tito ko, ay nagustuhan ko na siya. At ako ang nasurpresa sa sumunod na ginawa ni Kim. Bigla niya akong niyakap na para bang maiiyak siya. Sabi niya na mimiss daw niya ako. Sabi niya, Mama Mia, hindi din daw niya maintindihan ang sarili niya kung bakit lagi na lang niya akong naaalala. Tapos miss na miss niya ako dahil hindi ako nagpakita ng halos isang buwan. Birthday niya pero ako ang na-surprise. Tinitigan niya ako, Mama Mia. Pagkatapos ay sinabi niyang
gusto niya rin ako habang umaagos ang mga luha sa kaniyang mga mata. Young love, naaalala niyo pa ba ang pakiramdam nun? Huwag ka nang umiyak, Kim, taranta kong sabi. Pagkatapos ng school year na yon ay naging kami ni Kim. Siya ang una kong minahal at sinabi ko sa sarili kong siya rin ang magiging huli. Gabi-gabi bago ako matulog ay nagpapasalamat talaga ako sa Diyos dahil binigay niya sa akin si Kim. Sa dami-dami ng mga lalaking mas deserving sa kanya kaysa sa akin, ako pa talaga ang napiling magustuhan ni Kim. Simple, mahirap, hindi nakapag-aral. Gwapo lang naman talaga ang asset ko. Well, kidding aside, Mama Mia, si Kim naman lagi ang nagsasabi na nagagwapuhan daw talaga siya sa akin, kaya naniniwala na rin ako. Pero other than that, Mama Mia, sabi niya, na-move din daw siya sa lahat ng effort ko na lagi siyang tinitignan at inaabangan sa labas ng eskwela. Doon daw niya ako nag-umpisang magustuhan. At mula sa tawag niya sa aking kuya ay naging babe na yon. Hindi ko akalain na hindi pala maarte si Kim. Game na game siya sa lahat ng bagay. Umaangkas nga siya sa bisikleta ko. Mama Mia, lagi ko siyang ipinapasyal dun sa amin. Grabe. Nagulat ang tiyuhin ko, Mama Mia, nung pinakilala ko siya bilang girlfriend ko. Parang ang dating, sinasabi ng mga tingin nila sa akin na paano ko naloko si Kim. Wala akong ka-idea noon, Mama Mia, kung saan ko igagala si Kim dahil kahit na taga dun ako ay hindi naman ako mahilig gumala. Summer break noon at lagi kaming nagkikita sa labas ng school nila. Dumadating siya at nagko-commute lang and then magbabike kaming dalawa papunta dun sa pasyalan namin. Ang lagi naming pinupuntahan ay ang dagat na malapit sa amin. Ang lugar kasi namin, Mama Mia, ay malapit lang sa dagat. Nagpapahangin kami doon, nag-uusap tungkol sa aming mga pangarap. Si Kim ang laging nag-encourage sa akin na bumalik sa paaralan. Hindi ko talaga malimutan ang hapon na yon, 2 weeks after naming nagkaroon ng official na relasyon. Kasi yon ang first kiss naming dalawa. Hindi ko alam kung papaano gawin kasi first kiss ko po siya. Pero the feeling is mutual, Mama Mia, dahil pati si Kim ay hindi rin pala pa nakaranasan ang humalik sa isang lalaki. Para talaga ako noong puputok sa sobrang saya. Lumipas ang mga buwan, October 31, 7 months na ang relasyon namin. Pero hindi uso sa aming dalawa ang mag-celebrate ng monthsary. Lagi kaming nag-iisip ng anniversary agad, Mama Mia. Nung time na yon ay pabakasyon na dahil mag-Halloween na po o mag-uundas na. Nung time kasi namin ay hindi pa uso ang sem break tuwing undas, Mama Mia. Ako nung mga panahon na yon ay nag-aaral sa gabi bilang isang third year high school student habang si Kim naman ay fourth year na. Nung mga panahon na yon ay nag-usap kami ni Kim na napagkasunduan namin na pupuntahan namin sa sementeryo ang mama ko. Pero walang Kim na dumating sa tagpuan namin dun sa harap ng school nila. Nagantay ako ng ilang oras, malapit ng maggabi nung biglang dumating ang sasakyan ni na Kim. Kinabahan ako nun, Mama Mia, dahil sa loob ng ilang araw na nagkikita kami ni Kim nung summer break ay hindi naman siya nagsasasakyan. Nagko-commute lang po siya kapag may usapan kami, lalo na kapag walang klase. Lumabas mula sa sasakyan ng isang babae, hindi ko kilala pero kamukha ni Kim. Matangkad, maputi, maganda, pero may pagkamaldita. Ikaw ba si Vince? Tumango ako, Mama Mia. Pero pagkatapos kong tumango ay bigla na lang niya akong sinampal. Ang sakit-sakit niyang manampal. Ako ang mommy ni Kim. Huwag ka nang magpakita sa anak ko. Kung ayaw mong ipapupulis kitang baliw ka. Baka ikaw pang maging dahilan para masira ang kinabukasan ng anak ko. Nakakaintindi ka ba?
Kinakabahan ako that time, Mama Mia, pero hindi dahil takot ako sa sinabi ng mommy niya, kundi dahil nagwo-worry ako kay Kim. Ayokong maghiwalay kaming dalawa. Natatakot ako at nagwo-worry ako na baka pinagalitan na siya or worse, baka binugbog na siya ng mama niya. Then nag-sink in sa akin lahat. Kaya pala siguro nagko-commute si Kim sa tuwing magkikita kami, at kaya pala siya siguro nagmamadaling umuwi dahil baka hindi talaga siya pinapayagan ng parents niya. Well, sino ba naman ako para payagan ng parents niya si Kim na makipagkita sa akin? Sila may kaya. Ako, lupa lamang. Kung titignan, hindi kami bagay ni Kim sa isa't isa. Kung titignan mo ay parang iba ang habol ko kay Kim. Hanggang sa balik klase na kami, hindi ko na nakita si Kim, Mama Mia. The next day ay wala pa rin, kaya nilapitan ko na ang kaibigan niyang si Bea at tinanong ko na kung bakit wala si Kim. Ang sabi nito ay grounded daw si Kim, kaya 2 days na raw itong absent. Nalaman daw kasi ng mga magulang ni Kim ang tungkol sa relasyon naming dalawa at galit na galit daw ang mga magulang nito. Tapos may nakakita pa sa inyong dalawa na lagi kayong pumupunta dun sa may dagat ng kayo lang. Binuntis mo ba si Kim? Bakit ganun na lang ang galit ng mga magulang niya sa'yo? Mama Mia, tama talaga ang nasa isip ko. Ang dumi-dumi ng isipan ng ibang tao. Nalungkot ako nung mga panahon na yon. Hiningi ko kay Bea ang address ni na Kim. At first ay ayaw pa niyang ibigay sa akin dahil baka madamay daw siya. Pero pinilit ko siya hanggang sa wala na siyang naging choice kundi ibigay sa akin ang address ni na Kim. Nagbike lamang ako nung mga panahon na yon, Mama Mia. Hindi na ako nag-aral pa nung gabing yon. Dumating ako sa bahay ni na Kim. Malayo lamang ako at tinitignan ko lamang sa loob kung nandun ba si Kim. Alam kong nandun siya dahil nakikita ko ang silhouette niya sa may bintana nila. Nisip ko, Mama Mia, kapag bukas hindi ko pa rin makikita si Kim, magdedesisyon na akong puntahan siya sa bahay nila at kakausapin ko ang mga magulang niya kahit mabugbog pa ako. Kinabukasan ay maaga akong nagising dahil ako naman ang nagsasaing sa amin. Gulat na gulat ako dahil 5 a.m. pa lamang pero may kumakatok na sa labas. Akala ko nga ay emergency na may kailangan sa kanilang sasakyan. Pero nung pagbuksan ko ay nagulat ako dahil si Kim ang nandun at may daladalang mga bags at umiiyak. Kinabahan ako nung mga panahon na yun, Mama Mia. Nagsumbong siya sa akin na hindi na pala siya pagpapatuluyin ng kaniyang mga magulang sa pag-aaral dun sa school nila. Dahil ang gusto daw nito ay dalhin na siya sa Maynila at doon natapusin ang kaniyang pag-aaral. Kasi gusto nga ng kaniyang mga magulang na mapaghiwalay kaming dalawa. Sabi niya bukas na bukas daw ang flight nila papuntang Maynila. Hindi ako nag-expect nung mga panahon na yun, Mama Mia. Grabe siguro talaga ang galit ng mga magulang niya sa relasyon namin. Dahil sa mga sinabi ni Kim ay bigla na lang may pumasok na idea sa utak ko. Dali-dali kong kinuha lahat ng mga inipon kong pera. Kumuha rin ako ng backpack at nilagyan ko ng mga damit ko at umalis na kaming dalawa ni Kim at pumunta sa bus stop. Hindi ko alam kung saan kami pupulutin o kung saan kami pupunta. May dala akong pera na mahigit 2,000 at nung time na yon ay may dala ding pera si Kim na inipon niya mula sa kaniyang allowance. Hanggang sa napunta kami ng 4 na probinsya after sa amin, Mama Mia. Tinanong ko si Kim kung sigurado na ba siya sa desisyon niyang sasama siya sa akin. Sabi niya ayaw daw niyang mahiwalay sa akin kaya kahit saan ay sasama siya. Sabi ni Kim, Mama Mia, basta mama at papa na raw niyang magsasabi ay talagang tinutuo ng mga ito. Kaya ayaw niyang mapalayo sa akin. Ayaw niyang maghiwalay kaming dalawa. Mama Mia, malungkot pero at the same time ay masaya ako na ako ang pinili ni Kim. Hindi ko na iniisip kung anong magiging bukas namin. Ang iniisip ko na lamang ay ang mangyayari ngayon. I live at the moment na kasama ko ang babaeng mahal ko. Pinagpapasa Diyos ko na lang ang kinabukasan namin.
Pagdating namin sa isang probinsya ay naghanap agad kami ng mauupahang bahay. Bilib na bilib ako kay Kim, Mama Mia, dahil hindi siya nagre-reklamo sa tinitirhan namin kahit na malayong malayo ito sa bahay nila. Sinamahan pa rin niya ako ng walang kaarte-arte. Wala kaming electric fan, walang foam. Humihiga lamang kami sa banig at yung bags namin ang ginagawa naming unan. Pag nagigising ako ay nawawala sandali ang mga problema ko sa tuwing nakikita kong magkatabi kaming dalawa. Parang panaginip lang ang lahat. Napakaganda ng kasama ko. Napakabait pa. Perfect kung tutuusin. Siguro God must have blessed me with an angel kasi wala na nga akong mga magulang at wala rin akong kapatid. Naiisip ko, Mama Mia, na si Kim siguro ang binigay sa akin ng Diyos para samahan ako. Ewan ko, the crazy things you do for love. Hindi mo talaga matlalaman kung ano yon hanggat wala ka pa sa sitwasyon. Doon ko nalaman kung bakit ang dami-daming kikitili ng sariling buhay alang-alang lang sa pag-ibig. Kasi kapag tinamaan ka na ng pag-ibig, wala ka nang magagawa kundi magpakalunod dito. Lumagpas ang 2 weeks, Mama Mia. Hindi na nagme-mention si Kim sa akin tungkol sa pamilya niya. Noong time na yon ay telephone pa po ang uso at hindi pa masyadong uso yung cellphone at internet. So mahirap talaga kaming hanapin. Mama Mia, kaming dalawa ni Kim ay natigil sa aming pag-aaral. Walang problema sa akin pero naaawa ako kay Kim kasi graduating na sana siya ng high school. Ako nung time na yon ay 18 na rin, kaya naman agad din akong nakahanap ng trabaho. Kahit anong trabaho ay pinasukan ko, pagkakargador ng bigas sa palengke. Nag-apply din ako sa mga vulcanizing shop kasi may experience na ako doon. Mama Mia, kapag umuwi ako galing trabaho ay naaabutan ko si Kim na nagwawalis sa aming tinitirhan. Ang perang dala namin ay pinambili namin ng aming mga gamit. Bumili kami ng unan, ng damit, ng lutuan. At mas nakilala ko si Kim nung nagsama kami. Wala siyang kakeme-keme, mabait. Wala talaga akong narinig na kahit na anong reklamo mula sa kanya. Kahit ayokong maggagagalaw siya sa bahay dahil gusto ko ako lang kasi alam kong sanay siya na prinsesa ang turing sa kanya ay ayaw naman niya na ako lang daw ang mahirapan. Naawa daw siya sa akin. Nalilimutan namin ang aming mga problema. Tuwing weekends ay gumagala kami. Yung simpleng gala lamang, sa plaza lamang at kumakain ng mga tusok-tusok. Nothing extra special para sa iba pero para sa amin, feeling namin nung mga panahon na yon ay sobrang special na basta't magkasama kaming dalawa. Makalipas ang 3 linggo ay hindi rin talaga namin napigil ang aming mga sarili at tuluyan ko na ngang nakuha ang pagkababae ni Kim. Nakuha na rin niya ang pagkalalaki ko. Nakakatawa ang first time naming dalawa, Mama Mia, dahil pareho kami talagang walang alam sa ganun. Paano? Pareho kaming walang experience. Pareho naming unang karanasan ng isa't isa. Pero sa katagalan ay nakuha na rin namin ang ritmo at na-perfect na rin namin ang aming pagniniig. Napakaswerte ko dahil mahal ako ni Kim. Ako na ang pinaka-bless sa lahat ng tao. Mama Mia, simula nung magtanan kami ni Kim ay lagi kong sinasabi sa kanya na hindi ko siya iiwanan. Gagawin ko ang lahat para lang makapag-provide ako sa kanya. Patatapusin ko siya sa kanyang pag-aaral kasi nga matalino siya. Napakatalino niya lalo na sa Ingles. Kapag wala kaming ginagawa ay lagi niya akong tinuturuan tungkol sa grammar. Gustong gusto niya raw na magturo dahil pangarap niyang maging isang teacher. Sabi ni Kim sa akin, mahilig din daw siya sa mga bata kaya gustong gusto niyang tinuturuan ng mga ito. Pag-aaralin kita, babe. Pag-aaralin kita para maging teacher ka. Napaka-feeling ko nung mga panahon na yon habang sinasabi ko ang mga katagang yon sa kanya. Talaga ha? Okay, mag-teacher na ako, ikaw naman ang pag-aaralin ko para maging engineer kasi matalino ka sa mate.
Nagtatawanan na lang kaming dalawa habang nangangarap sa future namin. Hanggang sa lumipas ang 3 buwan, Mama Mia, napansin ko na lagi na lang nagsusuka si Kim tuwing umaga. Natatakot na ako nung mga panahon na yun dahil lagi rin siyang parang nilalagnat. Okay ka lang, babe? Parang iba yung pakiramdam ko, babe. Baka buntis ako, sabi niya. Masaya na malungkot na naguguluhan. Hindi ko talaga maintindihan ang nararamdaman ko nung mga panahon na yun. Kasi kung buntis siya, masaya ako kasi nagbunga ang pagmamahalan namin. Pero nalulungkot din ako dahil alam ko na mahihirapan kami. Hindi ko talaga in-expect na mabubuntis ko siya, Mama Mia. Pero nung sinabihan ako ng kapitbahay namin na mukhang buntis daw talaga si Kim dahil lagi raw itong namumutla, tapos malakas pa ang pintig ng kanyang pulso sa kanyang leeg. Kaya sabi nila na ipa-check up ko na raw. Mama Mia, pina-check up ko nga si Kim. Pero ang suggestion ng aming kapitbahay ay ipahilot ko na lang daw. Kasi alam naman namin na buntis na siya noong nag-take siya ng pregnancy test. Meron daw isang manghihilot dun sa kabilang baryo. Sakto naman nung mga panahon na yun, Mama Mia, na nagda-drive ako ng habal-habal. Inangkas ko si Kim dahil sabi ko ipapatingin ko siya dun sa albularyo na kumadro na din at the same time. Nung nandun na kami sa isang crossing, Mama Mia, hindi ko na malayan na may kasalubong pala akong isang truck na masyadong mabilis ang pagpapatakbo papunta sa direksyon namin. Hindi ko na po naiwasan ang truck na yon dahil sa bilis ng pangyayari. Hindi ako nakapagsalita, Mama Mia. Hinawakan ko ng mabuti ang manibela ng motor. Ang huli ko pong namalayan ay yumakap ng mahigpit sa akin si Kim. Nagising na lamang ako nung nasa loob na ako ng ospital at masakit na masakit ang katawan ko. Ang ulo ko naman ay masyadong masakit at parabang umiikot ang paningin ko na hindi ko maintindihan. Ang una kong nakita ay ang tiyahin ko na umiiyak sa gilid ko. Hindi ko alam kung bakit nandito siya. Ang unang pumasok sa isip ko ay ang babe ko, si Kim at ang anak namin. Mama Mia, inisip ko nung mga panahon na yon, nasan si Kim? Anong nangyari sa kanya? Gusto kong bumangon pero hindi kinakaya ng katawan ko. Pakiramdam ko ay lasog-lasog ang katawan ko dahil sa sobrang sakit ng mga sugat ko nung mga panahon na yon. Vince, naaalala mo pa ba ako? Tanong ng tiyahin ko. Tumango ako sa kanya, Mama Mia. Hindi ako nakapagsalita. Ang dami-dami kong mga tanong sa isip ko. Nasaan si Kim? Kumusta siya? Nasaan kami? Ligtas ba ang baby namin? Bakit wala siya sa tabi ko? Sumasakit na ang ulo ko noon dahil talagang umiikot pa ang paningin ko, Mama Mia. 2 days later ay nagising ulit ako nang wala na sa tabi ko ang tiyahin ko. Ang nandoon ay ang pinsan ko na panganay niyang anak. Tinanong ko ang pinsan ko kung nasaan si Kim pero sabi niya hindi niya alam. Dahil nung dumating daw sila doon ay ako lang daw ang mag-isang nandun. Masakit pa rin ang katawan ko pero bumangon ako. Lumingali nga ako sa paligid ko. Iba't ibang tao ang katabi ko sa ward ng ospital na yon pero wala si Kim. Mama Mia, halos mabaliw-baliw na ako noon sa kakaisip kung nasaan ba talaga si Kim. Wala akong nagawa kundi ang magantay na lamang ng nurse o di kaya ng tsuhin o tsahin ko para sila ang tanungin ko. Hindi pa kasi ako nakakatayo nung mga panahon na yon. Dahil sa kakaisip ko kay Kim ay hindi ko na na-check kung kumpleto pa ba ang parte ng katawan ko. Sa awa naman ng Diyos, ilang saglit ay napansin kong kumpleto pa rin naman ang katawan ko pero bugbog sarado lang ito at napakaraming sugat mula sa mukha hanggang sa paa. Hapon na, Mama Mia, nung may dumating na nurse dahil pinalitan yung suwero ko.
Tinanong ko siya kung nasaan yung kasama kong babae. Sabi niya ako lang daw ang mag-isang dinala doon. Yun din ang sagot sa akin ng kahit na sinong nurse na itanong ko kapag may magra-round doon sa ibang mga pasyente. Naiiyak na ako noon, Mama Mia. Naghahalo na ang sakit ng ulo ko, sakit ng katawan ko at sakit ng dibdib ko, tapos halos mabaliw-baliw pa ako sa kakaisip kay Kim. Kung grabe ang sugat ko, ano na lang kaya ang nangyari kay Kim at sa anak namin? Napakasakit nang nararamdaman ko noon, Mama Mia, dahil alam kong ako ang dahilan kung bakit kami na-disgrasya. Hindi ko na iwasan yung truck. Sana hindi na lang kami umalis ng bahay noon. Sana hindi na lang kami nagmotor. Ang dami kong sana nung mga panahon na yon. Ang dami-dami kong pagsisisi. Mula sa sumunod na umaga ay dumating na ang tiyahin ko. Alalang-alala ang mukha niya dahil 4 months din naman akong nawala doon sa bahay nila at sa poder nila. Hindi kasi ako nagpaalam nung nagtanan kami ni Kim. Mama Mia, tinanong ko siya pero maging siya ay wala siyang balita tungkol kay Kim. Ako lang daw ang naabutan nila sa ospital. 2 days matapos ang disgrasya ay na-report daw ng mga pulis ang tungkol sa akin at wala din daw kahit na sinong kamag-anak na dumalaw. Buti na lang at natuntun sila ng mga pulis sa aming probinsya at pinuntahan sila kaya nandun kami. Sabi ng tiyahin ko, Mama Mia, 2 days daw after naming magtana ni Kim, ay pumunta doon ang mga magulang niya sa bahay nila tapos may dala pa itong mga pulis. Ipapakulong daw nila ako. Naisip ko noon, nakakahiya naman. Pinalaki na nga ako ng tiyahin ko kahit hindi nila ako tunay na anak tapos binigyan ko pa sila ng problema nung magtanan kami na Kim. Pero kahit na ganoon, andito pa rin sila at inaalagaan pa rin ako. Laging sinasabi ng tiyahin ko na tsaka na lang daw namin pag-usapan si Kim kapag maayos na ang pakiramdam ko. Mama Mia, laking pasasalamat ko nun sa Diyos kahit na wala akong helmet dahil hindi po uso ang helmet noon sa probinsya namin ay buhay pa rin ako. Sinagot naman nung kumpanya ng truck ang mga hospital bills ko. Pero still, ang malaking tanong sa akin ay kung nasaan si Kim. Walang nakasagot sa akin noon. Mama Mia, lahat ng mga pinagtanungan ko ay sinasabing ako lang daw ang isinugod noon sa ospital. Ilang linggo ang lumipas, may mga sugat at syempre meron pa rin akong mga bugbog sa katawan. Pero nakalabas na kami ng ospital. Pinuntahan ko ang kumpanya nung truck na nakadisgrasya sa amin. Nandun yung driver, Mama Mia, tinanong ko siya kung saan dinala si Kim. Ang sabi niya, dinala daw si Kim sa sentro dahil hindi raw kumpleto ang ospital doon. At Mama Mia, mas malubha raw ang kalagayan ni Kim. Tumilapon daw kasi ito sa malayo at mas malubha ang sinapit nito kaysa sa akin. Hindi raw kaya ng ospital na nandun sa amin ang mga sugat ni Kim dahil critical daw ang kondisyon nito. Walang mga gamit dun sa ospital na yon. Ibinilin daw niya ang contact number niya dun sa mga rumispundi kay Kim para kumontak sa kanya kung ano man ang nangyari at para sa mga bayarin. Pero lumipas na lang daw ang ilang araw at linggo, wala pa rin kumukontak sa kanya. Mama Mia, hindi ko alam pero bigla akong kinabahan lalo na nung sinabi nila sa akin na malubha raw na nakaligtas si Kim. Malabo daw na nakaligtas siya dahil malubha na malubha ang kalagayan niya. Tapos malayo pa ang ospital na kumpleto sa kagamitan para siyang mag-cater ng kailangan ni Kim nung mga panahon na yon. Kung hindi man daw ito namatay sa disgrasya, siguro dead on arrival na rin daw ito. Mama Mia, hindi pa rin ako naniniwala sa mga sinabi nila. Dinala ako ng tiyahin ko pabalik sa probinsya namin. Pinuntahan ko ang bahay ni na Kim pero wala na siya doon.
Sabi ng mga kapitbahay ay magtatatlong buwan na raw na wala ng tao doon at nagpunta na sa Maynila. Pinuntahan ko si Bea sa paaralan nila pero sabi niya wala na raw siyang balita kay Kim mula nung magtanan kami. Sa akin pa nga niya nalaman ang tungkol sa disgrasya namin ni Kim. Para akong baliw nung mga panahon na yun. Ang dami-dami kong gustong gawin para mahanap si Kim pero wala naman akong kapera-pera para gawin ang mga bagay na yun. Hindi ko in-expect, Mama Mia, isang araw na may pumunta sa bahay makalipas ang ilang buwan na nakabalik ako dun sa probinsya ng tiyahin ko. Isang medyo matandang lalaki na, sabi niya siya raw ang papa ko. Kukunin na raw niya ako at dadalhin niya ako sa Leyte para pag-aralin. Nung panahon na yun, Mama Mia, ay wala na akong oras para magalit. Hindi siguro talaga parang nasa teleserye ang buhay ng tao dahil kung sa teleserye yun, siguradong magagalit sila sa papa nila. Pero ako wala. Naging masaya ako dahil at least may ama pa ako. Mama Mia, sinabi ko sa tiyahin ko na sasama ako sa mga sa papa ko. Nakiusap na lang ako sa kanila na makibalita tungkol kay Kim. At kapag may balita sila, ay sulatan agad nila ako o di kaya ay tawagan dahil may cellphone na noon at may cellphone naman ang papa ko. Binilin ko rin sa kaibigan kong si Poy, Mama Mia, na kung sakali mang bumalik si Kim sa bahay nila, ay pakisabihan nako. Inutusan ko siya na puntahan every now and then ang bahay ni na Kim. Mama Mia, sabi ko sa sarili ko magpo-focus ako. Gagawin ko ang lahat para umasenso ang buhay ko. Para maging karapat-dapat na ako kay Kim dahil nung mga panahon na yon ay hindi pa rin ako naniniwalang wala na siya. Hindi pa rin ako naniniwalang patay na siya, Mama Mia. Pagdating ko ng Leyte ay pinag-aral nga ako ng papa ko pero hanggang high school lamang. Hanggang high school at saka sinuportahan din niya ang pagtitest ako. Kumuha ako ng automotive, Mama Mia, dahil yun talaga ang gusto ko at medyo may alam na rin ako sa mga sasakyan dahil sa experience ko sa vulcanizing. Mama Mia, masaya ako. Pero medyo masakit pa rin ang mga nangyari. Inisip ko na lang na siguro way ito ng mundo para maayos ko ang buhay ko sa muling pagtatagpo naming dalawa ni Kim. Hanggang sa dumating ako sa punto na may tumawag sa akin. Akala ko kung sino pero tiyahin ko pala, Mama Mia. Ang sabi niya, may nakapagsabi daw na patay daw talaga si Kim at dead on arrival daw ito. Pinuntahan ko siya dun sa amin sa Mindanao. Nagpasama ako sa pinsan ko, Mama Mia, at pinuntahan ko yung nagsabi. Pero wala na rin daw ito doon. Ito daw ang isa sa mga rumispundi dun noon kay Kim. Namatay daw ito at nung tinawagan daw nila ang mga magulang ni Kim ay pinadala daw sa Maynila ang mga labi nito. Kaya wala na si Kim sa Mindanao. Mama Mia, kahit masakit ay nagpatuloy pa rin ang buhay ko. Nawala si Kim pero bumalik naman ang papa ko. Sabi ko sa sarili ko, ayusin ko na lang ang buhay ko. Ang mga lalaki kapag nagmo-move on, hindi katulad ng mga babae na nagmumukmok at umiiyak at hinaharap ang emosyon. Ewan ko kung lahat ng lalaki, Mama Mia, pero ang style ko po ay mas sinubsob ko ang oras ko sa pag-aaral sa part-time job ko. Pinatay-patay ko ang katawan ko sa pagtatrabaho ng kaliwat kanang mga trabaho. Wala akong pinipili. Mas mabigat na trabaho, mas nakakapagod, mas maganda. Yun bang pagod na pagod ka na tapos pagdating mo ng bahay ay makakatulog ka na lang agad dahil sa pagod ng iyong katawan. May mga gabi na naaalala ko pa rin si Kim. Naaalala ko pa rin at namimiss ko pa rin siya. Kaya nga, hindi ako pumapayag na wala akong ginagawa. Dapat lagi akong abala, laging pagod ang katawan ko para wala akong oras na umiyak. Finally, Mama Mia, 22 years old ako nung makauwi ako ng Mindanao.
Nakapag-ipon ako ng konti, Mama Mia. Pagkatapos noon ay nagbakasyon ako at tinulungan ko ang tiyahin ko at tiyuhin ko dun sa kanilang munting negosyo. Bumalik ulit ako ng Leyte dahil tumawag sa akin ang isang kumpanyang inapplyan ko. The next 2 years ay naging regular ako sa trabaho. Nabusy ako sa trabaho dahil pinag-aaral ko na rin ang ilan sa mga pinsan ko na anak ng tiyahin ko dahil napakahirap talaga ng buhay nila doon sa Mindanao. Hindi ko pa rin nalilimutan si Kim. Pakiramdam ko nung mga panahon na yon ay habang buhay na siyang nakaukit sa puso ko. Hanggang sa nagkaroon ng expansion ng kumpanyang pinagtatrabahuan ko, Mama Mia, at nag-open sila ng opisina sa Cebu. So nagpa-relocate po ako. That time, namatay po ang stepmother ko, ang asawa ng papa ko. Kaya dinala ko na rin ang papa ko papuntang Cebu. Yung tiyahin at tiyuhin ko naman ang tumira sa bahay namin dun sa Leyte at umalis na sila sa Mindanao dahil hindi naman nila sariling bahay yung nandoon. Tinutulungan ko pa rin sila sa pag-aaral ng mga pinsan ko. Yun na lang ang pambawi ko sa ilang taon nilang pagtitiis sa pag-aalaga sa akin. After ilang buwan ay na-promote ako sa trabaho. Masaya ako, Mama Mia. Imagine, hindi ako nakatungtong ng college. Hard work lang talaga ang naging puhunan ko para marating ko ang posisyon na yun. Pero hindi ibig sabihin yan na hindi na importante ang pag-aaral, ha? Importante pa rin yun. Kung may chance nga ako noon ay nag-aral talaga ako ng college. Pero sa klase ko, sa buhay na meron ako, wala akong ibang pagpipilian kundi ang dumiskarte, Mama Mia. Hanggang sa isa na ako sa mga pinagkakatiwalaan sa kumpanya. Kaya ayon, may pa-travel-travel na ako dahil ako ang pinapadala ng kumpanya namin para sa survey sa ibang lugar at para mag-train ng mga panibagong employees sa iba naming branch. Naging busy at natuwa na ako sa buhay ko. Pero wala pa rin nakakapalit kay Kim sa puso ko. Yung papa ko, nalulungkot na siya. Sabi niya, wag daw akong magpakasubsob masyado sa trabaho. Kailangan ko rin daw mag-asawa dahil baka tatanda na ako tapos wala pa akong pamilya. Mahirap daw na hindi magkaroon ng sarili mong pamilya. Pasasaan ba yan, mga inipon mo anak, kung wala ka namang pamilyang paglalaanan? Sabi ng papa ko. Bakit hindi ka nalang maghanap ng kaparehas ng mukha ni Kim? Yan ang pabalik-balik niyang payo sa akin. I was in a bigger city, kaya magsisinungaling ako na wala akong makikitang mas maganda pa kay Kim dahil maraming mas maganda sa kanya, Mama Mia. Kaya lang, ewan ko ba, hindi ko talaga lubos maisip na maghahanap ako ng ibang babae. Mama Mia, sabi ko na lang sa sarili ko, sige, go with the flow na lang ako sa buhay. Hanggang sa natuto akong mag-nightlife. Natuto akong magliwaliw at mag-enjoy. Dahil na rin sa mga kasamahan ko sa trabaho. May mga pagkakataon, Mama Mia, isang beses na kumuha ako ng babae para maging ka-one night stand ko. Pero dahil sa tagal ng panahon na wala akong nakakaniig, ay parang wala akong kaalam-alam sa kama at pinagtawanan pa niya ako. Tigang na tigang kasi talaga ako nung mga panahon na yun eh. Kaya naman dahil sa pagtawa sa akin ng babaeng yun ay napilitan akong manood ng mga malalaswang video, pati pa mga tutorial sa internet, Mama Mia, para lang makakuha ako ng tips. Actually, hindi pa nga internet nung una eh. Mga CDs at VCDs pa nga nung mga panahon na yun. At nung sumunod na panahon na nakakita ako ng isa pang babaeng iwa one night stand ko, ay marunong na ako. Hanggang sa nasanay ako sa ganung buhay. Dumating ang January, Mama Mia, may mga bagong hire ang kumpanya namin. May mga bagong salta. At hindi ko talaga lubos akalain na dito ko makikilala ang isang babae na nagmo-motor. Sa dinami-dami,
hindi kasi marami ang babaeng nagmomotor nung mga panahon na yon, kaya medyo astig para sa akin ang nagmomotor na babae at nakakuha talaga siya ng mga atensyon mula sa iba. Pero Mama Mia, hindi pala siya magaling magmotor. Akala ko magaling siya pero hindi pala. Dahil na disgrasya siya, Mama Mia, ilang bloke pa lang mula sa opisina namin. Hindi naman malaking disgrasya. Natumba lang naman siya. Wala namang nangyari dun sa motor at wala namang nangyari sa kanya. Nataranta lang daw talaga siya kaya imbis na brake ay gasolinador po ang kaniyang nahawakan. Agad ko siyang nilapitan at inalalayan. Kahit nga may trauma pa ako nung mga panahon na yun dahil sa motor, ay inalalayan ko pa rin siya. Alam mo, wag ka na lang kayang magmotor, mamasahi ka na lang, sabi ko. Tinulungan ko siyang ibangon ang kaniyang motor na natumba. Mama Mia, pinagpark ko na lang ang motor niya at sinamahan ko siya at dinala ko siya sa clinic. Halatang halata na nahiya siya sa akin nung mga panahon na yon. Sa sumunod na araw ay sabay kaming nakarating sa opisina. Nakita kong ang tigas talaga ng ulo niya. Nagmomotor pa rin siya kahit sinabihan ko na siya. Kung tutuusin, hindi niya kaya yung motor niya kasi nasa 4'11 lang ata ang kanyang height, Mama Mia, tapos maliit pa siyang babae. Namomroblema tuloy ako kapag tinitignan ko siya dahil medyo may kalakihan yung motor niya na yon. Natataranta at parang ako ang kinakabahan sa kanya at baka kung anong mangyari sa kanya. Baka mabangga siya o kung ano. Ang dami-dami pa namang sasakyan sa Cebu. Ah, bahala siya. Hindi ko na lang kaya siya papansinin, sabi ko sa sarili ko. Hanggang sa dumating ang company anniversary party namin. May party sa opisina. Then, nandoon din si Motor Girl, Mama Mia. Etong adults na painom-inom, patipsi-tipsi. Paglabas namin ng party ay magi 11 PM na noon. Tapos nagkasabay pa kaming dalawa. Gulat na gulat talaga ako, Mama Mia, nung pilit niyang hinihila ang motor niya na naka-center stand pa. Medyo hindi niya ito mahila dahil wala siyang lakas kasi nga siguro dahil nakainom na siya. Akala ko talaga ay matatabunan siya ng kaniyang motor kaya tawa ko ng tawa sa kanya. Halatang halata sa kaniyang pagmumukha na inilalabas na niya lahat ng lakas niya para lang mahila ang kaniyang motor. Hindi ko siya tinulungan. Pero nakokonsensya naman ako, Mama Mia, kapag pinag-drive ko siya ng ganon, kaya nag-volunteer na lang ako na ihatid ko siya sa bahay nila. Kahit na natatakot ako na mag-drive ulit ng motor, ay itong babae lang talaga ang dahilan kung bakit nakahawak ulit ako ng manibela. After that night, Mama Mia, ay naging close kaming dalawa. Sarah pala ang pangalan niya. Ang storya pala ng kaniyang pagmumotor ay nakakatawa. Kasi yung ex niya, pinagpalit pala siya sa isang babae na bumili nito ng motor. Kaya naman, bumili raw siya ng kaniyang motor. Kahit hindi niya kaya ay nag-apply daw talaga siya yung bang pang-installment para lang may mukha siyang maiharap dun sa ex niya. Yung latest model pa raw talaga ng Yamaha ang binili niya para magsisi yung ex niya at malaman ng ex niya na mas maganda pa ang motor niya kesa sa motor nito na binili ng bago nitong girlfriend. Ang dami-dami naming pinag-usapan hanggang sa naging textmate na rin kaming dalawa. Pero hindi ko siya nililigawan nung mga panahon na yon. Kaya lang isang araw, Mama Mia, nagulat ako nung dumating siya sa opisina na nakaangkas sa isang motor. At nung makita ako ang nag-drive nung motor, ay nalaman kong ex niya yon base na rin sa kanyang description sa akin noon. Lagi kasing ex niya ang pinag-uusapan namin sa tuwing nag-uusap kaming dalawa. Ewan ko pero nakaramdam ako ng pagsiselos nung panahon na yon kaya buong araw ko siyang hindi pinansin. Pero nung mag-aalasays na ng gabi ay hindi ko rin natiis ang sarili ko kaya tinext ko rin siya, Mama Mia. Sino yung nagatid sa'yo? Ex mo yun ano? Sabi ko.
Oo. Ah, so nagkabalikan kayo? Hindi. Kasi, hindi ko naman siya gusto eh. Pero bakit ka umangkas sa kanya? Eh, mapilit siya kaya umangkas ako sa kanya. Talaga ba? Oo. Isa pa, may iba na akong gusto. Sino naman? Secret, sabi niya. Umuwi siya sa bahay nila pero ang hindi niya alam, Mama Mia, ay sinundan ko siya. At nung makarating na ako sa bahay nila at nasa loob na siya, ay kinatok ko ang pintuan nila at pinagbuksan ako ng mama niya. Ang sabi niya, nagbibihis pa raw si Sarah. Maliligaw sana ako sa anak mo, ma'am, sabi ko. That day, yes, that day, Mama Mia, ay nagdesisyon akong manligaw kay Sarah. 27 years old na ako nung mga panahon na yon, kaya hindi na uso ang mga pabebe teens pa. Gulat na gulat siya nung lumabas siya sa kaniyang kwarto at nakita niya ako. Tinanong niya ako kung anong kailangan ko. Ang sabi ko, siya, alangan naman ang mama niya. At dun nga ako nag-umpisang manligaw. The rest is history, Mama Mia. First time ko po talagang umakyat ng ligaw doon at kay Sarah pa. After 1 week ng courtship namin, Mama Mia, ay sinagot din niya agad ako. Wala nang paligoy-ligoy pa dahil pareho naman kami nang nararamdaman sa isa't isa. Tapos after ng 6 na buwan naming pagiging mag-boyfriend at girlfriend ay nag-propose ako sa kanya sa araw mismo ng Pasko. And she said yes. 3 months after ay itinakda agad ang kasal namin. Mama Mia, nangako ako sa kanya. Nangako ako sa kanya at sa Diyos na aalagaan ko siya at mamahalin ko siya at mag-uumpisa kami ng buhay na kaming dalawa lamang. Masasabi kong financially stable na kami, Mama Mia, dahil merong magandang trabaho ang asawa ko. Pero pinatigil ko siya kasi nga nagtayo rin kami ng maliit naming negosyo. Siya ang umaasikaso noon at na-promote na rin ako kaya kayang-kaya ko na siyang buhayin at ang mga magiging anak namin. Masayang masaya ako, Mama Mia, dahil finally ay nakita ko rin ang babaeng para sa akin. Pati nga mga magulang ko, tsahin-tsuhin ko at ang papa ko ay masayang masaya at agad nila akong hiningan ng apo. Nagpatayo naman kami ni Sarah ng sarili naming bahay pagkatapos agad ng aming kasal dahil malaki-laki rin naman ang naipon ko at si Sarah rin naman ay may mga naipon din sa kanya. 3 months after ng kasal namin, Mama Mia, ay bumili ako ng aming bagong sasakyan. Tuwang-tuwa si Sarah nung umuwi ako na may dala ng bagong car. Upgrade na kami from motor to car na talaga. Laking pasasalamat talaga namin sa Diyos dahil sa lahat ng blessings. Kung talagang dumating ang blessings, ay sunod-sunod. Mama Mia, akala ko talaga ay masaya lang ang lahat. Akala ko happy lang at walang ending, walang complications. Pero Mama Mia, iba pala talaga maglaro ang tadhana. Iba pala talaga maglaro ang pagkakataon. First time ko po noon na ma-invite sa isang family reunion. At family reunion nila Sarah riyon. Uso kasi sa kanila, Mama Mia, yung may reunion, yung may kumustahan sa lahat-lahat. Sa amin kasi wala. Sina Sarah pala ay galing sa isang napakalaking pamilya. Sa isang beach resort sa North, ginawa yung event, Mama Mia. Siyempre, masayang masaya kami ni Sarah dahil naibiyahin na namin ng malayo ang bago naming sasakyan. Tapos ang suot namin noon ay t-shirt na uniform talaga para dun sa family reunion na yun. At dun sa kanilang family reunion, Mama Mia, ay nandun ang mga pinsan siyempre ni Sarah. May isang pinsan siya doon na merong pagkamahangin at mayabang. Successful kasi siya masyado bilang isang engineer, etc., etc. Maganda ang trabaho niya kasi nandun sa abroad. Pero hindi ko siya feel, Mama Mia, kasi masyado siyang mayabang. Ang galing-galing niyang magdala ng storya. Siya lagi ang bida, siya lagi ang mayaman, siya lagi ang magaling. Kasi nga, top-notcher din siya nung pumasa siya sa board exam.
Siya ang pa-center of attention palagi kapag meron silang reunion. Ako naman, nung mga panahon na yun, ay wala na rin namang pake dahil wala naman akong balak makipagkumpetensya sa kanya. Payuku-yuku lamang ako nung mga time na yun. Siya, laging nagmamayabang at isa pang sinabi niya ay darating daw ang girlfriend niya na taga USA. A-attend daw ng reunion na yun. Get ready daw ang buong angkan dahil eto na raw ang babaeng kanyang pakakasalan. So kami ni Sarah ay palihim namin siyang nililibak nung mga panahon na yun. Palihim namin siyang pinag-uusapan at pinagtatawanan. Ang laki-laki kasi ng ulo niya na puno naman ng hangin. Porke meron daw itong bagong tayong bahay at may bago din daw ang sasakyan. Noon pa man daw ay may pagkamahangin at may pagkapresko na raw at may pagka-attention seeker na raw itong pinsan niya na ito. Kami naman nung mga panahon na yon ay pangiti-ngiti lamang at patawa-tawa lamang ng palihim dahil lagi na namin siyang pinag-uusapan. Ilang saglit pa, Mama Mia. Ilang saglit pa ay dumating na yung pinagyayabang niyang girlfriend. Pinarampa pa niya sa lahat dun talaga sa reunion na yon. Kami ang nasa pinakahulihan, Mama Mia, kaya kami ang pinakahuling nilapitan ni Nadine. Yung pinsan ng asawa ko at nung girlfriend niya. Ganun na lang ang paglaki ng mata ko, Mama Mia, nung naaaninag ko na kung sino ang papalapit dun sa aming kinauupuan. 10 years. 10 years na ang dumaan pero hinding-hindi ko talaga malilimutan ang mukhang yun. Ang mukhang nagpabaliw sa akin. Ang mukhang kinababaliwan ko noon. Ang mukhang naging dahilan kung bakit ako nangarap. Ang mukha ng babaeng minahal ko ng totoo. Ang babaeng una kong inibig. Hi guys! Si Kimberly nga pala, my soon-to-be wife. Nako naman, what a small world. It's a small world after all. Bakit naman sa dami-dami ng mga babaeng maging girlfriend ni Dean nung pinsan ni Sarah, ay si Kim pa talaga, si Kimberly pa talaga, yung ex ng ating bidang si Vince. Nako naman, ano kayang mangyayari? Ngayon na nagkita ng muli si Vince at si Kim, ano kayang mangyayari? Ano kaya? Pero alam nyo, bukas, tatapusin na natin ang kwentong ito. Yes, mahaba ito, pero syempre mahaba ang ating oras bukas dahil Sabado. Kaya tatapusin na natin ang kwento. At syempre, dun nyo na rin malalaman kung bakit masyadong affected ang inyong Mama Mia sa kwentong ito na talaga namang kulang na lang kada basa ko ng every line. Kulang na lang magre-react ako eh. Pero syempre, dapat professional tayo dito. Ating nga, tapusin muna ang kwento bago tayo mag-react. Anyway, see you tomorrow. Sa mga nagustuhan ang first part ng kwentong ipinadala sa atin ni Vince, please do like and share this video. Huwag kayong mag-video, audio pala, kasi wala pala itong video. Huwag din kayong mag-atabili na mag-subscribe sa ating channel, mag-click ng notification bell para lagi kayong updated sa tuwing may bago tayong video na ilalabas. At huwag na huwag din kayong makakalimot na pwede po kayong mag-share ng sarili ninyong kwento. Nandyan po sa baba ang ating email address, mamamiacdo0317@gmail.com. Sa mga gusto ng mga kung ano-ano pang collab dyan, dyan nyo po ako makokontak. At huwag na huwag din ninyong kalimutan na abangan bukas o i-check kung meron ng part 2 ang kwentong ito. Pagkatapos kong mai-upload yung part 2, ilalagay ko po sa description box below ang link ng part 2 para hindi na kayo mahirapang maghanap. Pero although pareho na po ang ating title, may part 1 at part 2 na lang, kaya malalaman nyo kung part 1 ito o part 2. Suggestion din yan mula sa inyo na atin pong inadapt. Maraming maraming salamat sa inyong pakikinig hanggang bukas po dito sa programang paborito ninyo, ang Dear Mama Mia.